Sa mata ng Diyos, tayo ay pantay-pantay lamang. Sa batas ng buhay, patas ang laban. Ngunit, malimit nating naitatanong, bakit may mahirap at may mayaman? Itinakda ba ito o nasa kamay ng tao ang kanyang kapalaran? Ating tunghayan ang ating letter sender ngayon na galing kay Lynn. Sa oras ng iyong pag-iisa, hayaan mong ihandog ko sa iyo ang mga iba't ibang kwento ng buhay. At sa huli ay kapupulutan natin ng aral. Mga lihim na pagluha, pagtags, bighati, at kasawian sa pag-ibig. Dito natin yan matutunghayan at bibigyan ng buhay sa ating programang pinamagatang Tita Nala's Book of Memories. Dear Tita Nala, magandang araw po sa inyo. Ako po ay isang masugid na taga-subaybay ng inyong programa pinamagatang Tita Nala's Book of Memories. Ngayong araw na pong ito, nais kong ibahagi ang kwento ng aking buhay, pag-ibig. Tita Nala, tawagin mo na lamang ako sa pangalan din. Ako po ay Tugong, Pangasinan. Apat po kaming magkakapatid, dalawang lalaki at dalawang babae. Ako po ang panganay. Dahil sa hirap ng buhay, high school lamang po ang aking natapos. Pagka-graduate ko ng high school, ipinasok ako ng aking ina sa isang sikat na kainan dito sa amin. Masipag ako, Tita Nala. Kaya tuwing ako ay uuwi sa amin, ipinagbabalot ako ni Ate Violi na aming boss. At ang sabi niya, ito raw ay para sa aking mga kapatid. Tuwing hapon, ako ang nakatoka sa pagsasara ng aming kainan. Isang hapon ng Biyernes, habang nagliligpit ako ng mga pinagkainan ng mga customers, ay may nakita akong wallet sa upuan. Palingali na ako at nagbabakasakali na makita ko kung sino ang nagmamay-ari ng wallet. Nang wala akong makita, Tita Nala, binigay ko ito kay Ate Violi at siya na lamang po ang bahala na magbibigay kung sino man ang may-ari. Maghapon, Tita Nala, na maraming customer at tao dito sa kainang pinapasukan mo. Kaya kaming lahat ay pagod na pagod pagsapit ng oras ng aming pagsasara. Kasalukuyan ko noong nagpapalit ng damit upang na-ready na po akong umuwi nang ako'y tawagin ni Ate Violi. Lynn, halika nga muna dito. Ang sabi ng aking boss. Sige ate, sandali lang. Ang sagot ko naman. Paglabas ko sa silid, kung saan ako nagpapalit ng damit, ay agad kong nakita si Ate Violi. Ito ay may kausap na isang binatang lalaki. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ate, ano po iyon? Ito ang sabi ko. Oh, Lynn, nandiyan ka na pala. Ito pala, si Nathaniel, ang may-ari ng napulot mong wallet. Ang wika ni Ate Violi.
Nang dalawa na lang po kami, ni Nathaniel at Tita Nala, ay walang nagsasalita sa amin. Hanggang sa ako na lamang ang bumasag sa katahimikan. Sir Nathan, ako po si Dean. Nakita ko ang wallet niyo kanina habang ako'y naglilinis. Ito ang sabi ko. Maraming salamat din, ang sabi naman niya. Guwapo si Nathan Adeline. At sa postura ng kanyang pananamit ay halata yayamanin ito. Inanyayahan niya ako, lakunin at kami ay kakain sa labas upang doon daw siya sa akin magpapasalamat. Ayaw ko sana, kaso mapilit siya Ate Nala. Sumakay kami sa kanyang kotse at nakarating kami sa isang mamahaling kaina malapit dito sa aming bayan. Habang kami ay kumakain, ay nagpuwag-wentuhan kami. Napag-alaman ko na siya pala ay nag-aaral ng medicine. At nasa Fortune College na siya. Mabait si Nathan Ate Nala, maamo ang kanyang mahal. At hindi nakakasawa siyang kausapin. Tuwing Sabado, sinusundo niya ako sa kain. Ang sabi ko, sorry Lynn, hindi ko lang mapigilan ang aking sarili. Wala pa noong una tayong magkita, ay alam ko, mahal na kita. Iyan ang mga katagang binitawan ni Nathan Ate Nala. Hindi ko alam ang aking sasabihin sa mga oras na iyon. Nagdaan pa ang mga araw Ate Nala, at sa mga panahong iyon ay pinakita at pinaramdam sa akin ni Nathan ang kanyang pagmamahal. Tuwing Sabado, kami ay nakikita ni Nathan. At tuwing kami ay namamasyal, ay may hindi ko inaakala na sa aking sarili ang lubos na kaligayahan. Araw ng Huwebes noon Ate Nala, nang mas basinsinang kinausap ako ni Ate Violi na aming boss. Lynn, hindi ka na iba sa akin. Ang paunawa sa akin ni Ate Violi. Anak, hindi sa paghihimasok ko, pero sa tingin ko, masasaktan ka lamang sa bandang huli, ang sabi pa niya sa akin. Isipin mo anak, si Nathaniel ay anak ng isang mayamang pamilya dito sa atin. Balang araw, ay iiwan ka niya at masasaktan ka. Iyan ang mga katagang sinabi sa akin ng aking boss. Pero, hindi ako nakinig, Ate Nala. Sa pagdaan pa ng mga araw, ay sinagot ko si Nathaniel. At binigyan ako ng day off
ng aking boss na si Ate Joy. Sininto ako ni Naitan bandang hapon at kami ay nagtungo sa Talaytay. Napakasaya ko noon, Tita Nala. Yakap-yakap na tanyel at pinapanood namin ang napakagandang Taal Volcano. Bumulong siya sa akin, Tita Nala. I love you, Lynn. Sa aking panin. Walang pagsigla ng saya ng aking puso sa oras na iyon, Ate Nala. Inakay ako ni Nathan at kami ay pumasok sa isang hotel malapit sa amin. Pagkakuha ni Nathan ng susi, Ate Nala, ay agad kaming pumasok sa isang kwarto sa hotel. Nanginginig ang aking buong katawan. Tita Nala, Nathaniel, hindi tama ito, ang sabi ko sa kanya. Lee, mahal na kita at huwag kang mag-alala. Ang paanas na sabi ni Nathaniel, Ate Nala. Unti-unting inilapit ni Nathaniel ang kanyang mga labi, Tita Nala. Ah, ganito pala ang tamis na sinasabi nilang unang halik. Nagpalitan kami ng halik ni Nathaniel. Hanggang maramdaman kong umangat ang aking mga paa, Ate Nala. Binuhat ako ni Nathaniel at naramdaman ko lumapit ang likod ko sa malambot na kama. Nag-alinlangan ang aking isipan. Pero ako'y nadadala sa mga yakap, haplos at tangis ng halik ni Nathaniel. Lalong mapahangahas ang kamay ni Nathaniel. Hindi ko namamalayan, Tita Nala, e natanggal na pala Nathaniel ang aking kasuotan. At ngayon, ay kapwa na kami hubad. Inangkin ako ni Nathaniel, Tita Nala. At nagpaubaya ako. Pagkatapos naman mangyari sa amin, nangako sa akin si Nathaniel. Lynn, mamamahalin kita kahit anong mangyari sa akin. Yan ang mga pangako sa akin. Bumalik ako ng Martes, Tita Nala, at nagtrabaho ulit sa kinakainang pinapasukan ko. Walang nangyari, yan ang nakatatak sa aking isipan. Nagdaan pa na araw. At bigla akong naduwal, Tita Nala. Oo, may nabuo sa nangyari sa amin ni Nathaniel. Hindi ko alam ang aking gagawin. Agad akong tinawag ng Ate Bion. Lee? Ano ba yan?
Buntis ka ba? Yan ang sinabi sa akin ni Tita Yon. Hindi ko kinaila kay Ate Violi at sinabi ko may nangyari sa amin ni Nathaniel. Paglipas pa ng mga araw at linggo, hinawak ulit ako ni Tita Violi. Tita na. May naghahanap daw sa akin sa labas. Akad kong hinungo ang sinabi sa akin ni Tita Pion. Hindi pa ako nakakalapit. May sumampal sa akin, Tita Nana. Walang hiya ka? Ikaw pala ang sinasabi sa akin ni Natanya. Yan ang sabi ng matanda sa akin, Tita Nana. Mula sa araw na ito, ayaw kong kinakatagpo mo ang aking anak. Hampas lupa! Hindi ko alam ang aking gagawin sa oras na iyon, Tita Nana. Umiyak nang umiyak. At wala nang pagsawa ang mga luhang umapatan sa aking mga mata. Araw noon ng Sabado, hinihintay ko si Natalie. Umupo ako sa harap ng kinakainang pinakasuhan ko. Alas 9 na noon ng gabi, pero walang Natalie na sumipot sa akin. Muli, napaiyak ako. Tanala. Hindi ko alam mga aking gagawin. Nangako sa akin si Natalie na kahit ang mangyari ay mamahalin niya ako. Pero tinapangan ko ang aking kalooban. Umuwi ako sa amin na parang walang nangyari. Nagdaan pa ang mga buwan, pero walang Nathaniel na pumunta sa akin. Hindi ko ba kung napapaluha atin alam? Ito na ba ang katapusan? At hindi na ako babalikan ni Nathaniel. Pagkaraan ng 8 buwan, Tita Nala, ako ay nanganak. Ito ay isang malusog na lalaki. Ang kanyang pangalan ay Nathan dahil ipinangalan ko sa kanyang ama. Kahit nagalit sa akin ang aking mga magulang noon, ay tataguyod ko ang aking anak. Isang araw, may isang kumakain dito sa kainang pinapasukan ko. Napakaganda niya, Tita Nana. Nagtatawanan sila ng kanyang mga barkada noon. At biglang narinig akong pangalan, Nathaniel. Medyo lumapit ako, Tita Nala, sa mga ito upang marinig ko ang kanilang pinag-uusapan. Oh, Margarita, malapit na pala kayong ikasal ni Nathaniel.
Yun ang narinig ko. Bigla akong kinabahan, Tita Nala. Ramdam ko sa aking sarili na ang Nathaniel na sinasabi nila ay walang ibang Nathaniel kundi ang ama ng aking anak. Oo naman, sa makalawa na ang aming kasal, yan naman ang tawag ang sabi ni Margarita. Hindi ako makalipitan na at linarapitan ko siya. Magandang araw po, ma'am. Sino pong Nathaniel ang sinasabi ninyo? Oo, sino ka ba ang sabi sa akin ni Margarita? Ako po, isang kaibigan ni Nathaniel. Yun ang pakilala ko sa kanya. Kaibigan? May kaibigan ba si Nathaniel na isang pulube? Yan ang sabi sa akin ni Margarita. Hindi po. Gusto ko lamang po sana kilala, malaman kung sino yung Nathaniel na sinasabi nyo. Si Nathaniel Cruz. Kilala mo ba kung sino siya? Bigla, nagdilim ang aking paningin, inhanala. Parang maraming boltaheng kuryente ang pumasok sa aking katawan. Dahil ang Nathaniel Cruz na sinasabi niya ay si Nathaniel na ama ng aking anak. Tita Nala, binuhat ka ako ng mga kasamahan ko dahil nag-collapse ako doon. Puro ako noong iyak. Si Nathaniel na ama ng aking anak ay ikakasal sa isang babaeng nagngangalang Margarita. Nagdaan pa ang mga araw at inalam ko kung saan ikakasal si Nathaniel. May kaibigang nakapagsabi sa akin kung saan simbahan, Tita Nala. Kaya, nagpunta ako sa simbahan. Nagsisimula na noon, Tita Nala, ang seremonyas ng kasal. At sinabi ng pare, kung sino man ang tumututol sa kasalang ito, ay magsabi lamang, yan, Tita Nala. Yan ang narinig ko na sa pare. Ako, Father, ako! Ay sigaw ko sa simbahan. Nagulan ang lahat. Umiiyak ako, Tita Nala, at tumatakbo sa papunta sa harap ng simbahan. At nakita ko si Nathaniel. Nagkatitigan kami. Nathaniel! Hindi mo na maupamahan. Yan, sabi ko kay Nathaniel. At noon, Tita Nala, unti-unti akong lumapit kay Nathaniel. Nagbigla, may lumatak sa akin. O, ang ina ni Nathaniel. Siya, Tita Nala, ang lumatak sa akin. Walang hiya kung babae ka, nag-i-ekskandado ka dito sa kasal ng aking anak. Nang sabi sa akin ng ina ni Nathaniel. Lumayas ka! Lumayas ka!
Yan ang sabi sa akin ng ina. Pinag- Tumawag ang mama ni Nathaniel at tinalagkan ako ng dalawang lalaki. Nagsisigaw pa rin ako, Tita Nala, sa simbahan. Nathaniel! Mayroon na tayong anak, Nathaniel! Yan, nasigaw ko sa simbahan. Para akong basahan, Tita Nala, na biglang itinapon sa labas ng simbahan. Nangangutok ang aking mga tuhod. Tumayo ako. Kung wala nang nangyayari at hindi ako kakaawaan ni Nathaniel, ay wala akong pakialam. Ang gusto ko lang ilaman at may pabatid kay Nathaniel na may anak kayo. Umuwi ako sa bahay, Tita Nala. Mami, saan ka nagpunta? Yan ang sa akin, Tita Nala. Kinuha ko siya at niyakap, Tita Nala. Umihigpi ako sa punta. Wala anak, may pinunta lang si Mami at ayun, sad si Mami kasi may namatay. Yun lang anak, yun ang sabi ko sa akin. Paglipas pa ng dalawang buwan, Ate Nala, natanggap ko na ang nangyari sa aking buhay. At ngayon, ang aking anak ay sinasama ko sa kanyang pinapasukan ko. Napakasaya ko, Tita Nala, na kahit ganun ang nangyari sa aking buhay, ay nandito pa rin si Nathan sa akin. Pero isang araw, paglabas ko ng aking anak, kasama ko ang aking anak sa kinakain ng pinapasukan ko, ay nakita ko si Nathan. Nagkatitigan kami, Tanala. At mula noon, kinuha ko ang aking anak at kami tumatakbo paalis sa kanya. Pagkaraan ng isang oras na aming pagtatakbo, may biglang kotse kumuha sa amin. At nakita ko si Nathan na palabas sa kutseng iyon. Wala akong gawa, Tita Nala, kung hindi hintayin siya. Panahon naman siguro may pakilala ko ang kanyang anak. Lumapit si Nathan sa akin. Bakit? Bakit ka nandito? At ginugulo mo kami. Yan ang sabi ko sa kanya. Lynn, siya na ba ang ating anak? Yan ang sabi sa akin ni Nathan. Anak? Anak ba ang turing mo sa kanya nang iniwan mo ako? Yan ang sabi ko naman sa kanya. Mami, sino siya? Yan ang sabi ni Nathan sa akin ng aking anak.
muli kami nagkatitigan ni Natalia. Lynn, patawarin mo ako. Yan ang sabi niya sa akin. Patawarin mo ako, Lynn. Hindi ko sinasadya. At patuloy pa niyang sinasabi sa akin. Nakita kong may luha sa mga mata ni Natalia. At muli ay nagsalita siya. Patawarin mo ako, Lynn. Si Mama ang may utos na hindi na kita gagambalain. At saka, hindi niya daw ibibigay sa akin ang aking mana kapag ikaw ang papakasalan ko. Yan ang sabi sa akin ni Natalia, Tita Lala. So, hindi pala ibibigay ang yaman sa'yo. So, bakit nandito ka sa ngayon dito sa akin? Yan ang sabi ko kay Natalia. Lynn, nung pumunta ka sa simbahan at sinabi mo sa akin na mayroon tayong anak, natauhan ako na kahit na hindi ko makuha ang yaman ng aking ina, ay ikaw ang aking sasamahan. Yan ang sabi sa akin na tayo. Wow! Ganyan ba ang mga mayayamang magsalita? Yan ang sabi sa yan ang sabi ko kay Natalia. Lee, give me another chance. Please. Yan sabi ni Natalia. Pag-iisipan ko, yan ang sagot ko naman sa kanya. Alam mo, kung naging tayo, guguluhin tayo ng iyong ina. Yan naman ang sabi ko sa kanya. Tita na, ang mga sumunod ay hindi ko inakala. Sinabi sa akin na ganyan. Na paglabas ko sa simbahan na iyon ay inatake sa puso ang kanyang ina. Kaya sinabi sa akin ni Natanya na malaya na kami magsama ulit. Pinag-isipan ko pa rin, Tita Nala, ang aking kagawin. At nagsumikap naman si Nathaniel na ipabatid sa akin ang tunay niyang pagmamahal. Pagkaraan ng tatlong buwan, ay inausap ulit ako ni Nathaniel. At mula noon, ay pinatawad ko siya, Tita Nala. At ngayon, ay masaya na ako dahil malapit na kaming kasal ni Natalia. Masaya rin ang aking anak dahil nakilala na niya ang kanyang ama. Dito po nagtatapos ang sulat ni Lynn na pinadala ko sa atin.